Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Ano? Ang nakikita nyo po ngayon ay ang Playa Beach Resort. So, paano mo pala tayo pupunta dyan? So, yun siguro niyo pong tanong. Ang landmark po dyan, yung Tambo. Saan po ba yung Tambo na yan? Yan po ay sa may Pamplona area. So, yan yung Pamplona, sa may corner niya, sa may crossing dyan, papunta po yan ng Pasacao. Which is, yan po yung Pasacao po, kung hindi pa alam, yung summer capital po ng Camarines Sur. So, yan po sa map po natin, nakikita nyo, mayroong papunta ng Naga, which is yung Malika Highway. Yan sa left side po natin is to going to Manila, which is around 7 to 8 hours. While yung going po na lang to Naga is 30 minutes away. So, madali lang po pumunta dyan sa may Pasacao, ano? So, galing po sa Tambo, diretso lang po tayo. Makita nyo po yung yellow arrows po natin. Yan po yung direction, going po sa Caranan Beach Resort. Marami pong beaches dyan sa may Caranan. So, mamimili lang po kayo. Galing papunta po dyan, around 32 minutes away from Tambo. So, may Tambo naman po, may mga McDonald po. May Andok, may Shell Station. So, kung alanganin po, pwede po kayo magtanong. Madali po mapuntahan yan, dire-diretso lang po kayo dyan. So, again po, no, Pasacao po yung summer capital po ng Camarines Sur. So, hindi lang po yan abis dyan sa may Pasacao area. Pero hindi po dito sa may Balogo. So, nakarating na po dyan kami dahil sa may Balogo. So, nag-try naman po kami sa may Caranan. So, kung hindi nyo po na itatanong, malamit po kayo dyan sa may Pasacao yung aming tinitirahan. So, kaya medyo alam na alam ko po yung area niya. Sige, tagarin po yung aking napangasawa. So, ito na po yung direction papunta po ng Caranan. So, ito po yung sentro ng Pasacao. So, dire-diretso lang tayo dyan. Tatawid po tayo dyan sa may sentro. So, wala pa yung ligo-ligo dyan. Hindi ka maliligaw. Diretso lang kayo dyan. So, going straight, papunta na po yan ng Caranan Beach Resort. Kaya pong kakaliwa, diretso lang kayo. Makadaan po kayo dyan ng mga refineries o mga depo ng Shell, ng Petron, at sa iba pang mga independent gas station. So, dahan-dahan lang po tayo dito sa pagmamaneho. Diyan ang mga nagpapadyak po rito. Which is, yun po yung pinipiling hanap buhay ng ibang taga rito po sa Pasacao. Although, marami po, malapit po sila sa dagat. Yung iba po, nag-off po na magbike ang magpadyak. So, dire-diretso lang po tayo dito. No? Maganda po yung view rito. Kaya, malilibang rin kayo sa nakikita nyo along the way. So, ito na po tayo. So, nag-jump na po tayo sa ating video, no? Dito po, dire-diretso po tayo at kami po dyan, kasi kayo namimili ng beaches na pwedeng putahan. Ang beach po natin dyan, bandang left side, ayan po yung dagat, yung seaside ng Caranan. So, ayan po, no? Unang-una pong beach resort dyan. So, namimili po sa kami ng aming pupuntahan. So, dito po yung isang beach natin, no? So, hindi po kayo nagpunta dyan, tumuloy pa po kami. Actually, may nakita naman ko sa may playa before that. But we opt to check another beaches na pwedeng stayhan. So, dire-diretso lang po kami dyan. Naghanap po kami ng ibang beaches. Minsan makarating po ko sa ibang ng dulo. So, pagdating po dito, parang end na po ito. Ng pamimili ng beach resorts. Although, baka meron pa sa may bandang una, pero hindi na po kami nag-try na pumunta sa bandang dulo. So, nag-decide na po kami na bumalik at maghanap na po ng sa una namin nakabili. Which is, ayan po yung Playa Beach Resort. So, later on po, no, nakita nyo po sa may buwan ng video, makita nyo po yung itsura ng beach. Ayun yung sari ng resort. Maganda po siya, totoo. Sa totoo lang, no? Yung presentable yung dating na. So, bumalik na po kami. So, babalik po kami doon sa una namin napili. Which is Playa Beach Resort. So, ito na po yun. Yung Playa Beach Resort. Ayan na po yung mga rooms na pwede kayo mag-stay. So, ayan po. Mamili po kayo dyan. Ang price po niya na range from 2,000 to 5,000. Yung kunuha po namin dyan, 2,000. Dahil tatlo lamang po kami. Which nag-ano lang po kami na extra bill. Which will cost you around 200 pesos. So, makita mo, no? Maganda yung cottages. Maganda yung presentation. Maganda yung landscaping. So, impressive. So, sa parking naman po, wala kayong problema rito. Maluwag po yung parking area niya. Mga room po natin dito ay provided with restroom. Though, need na improve yung ibang mga toilet. Yung sarapuntahan po namin, ano? I don't know sa ibang room kung ganyan ang problema. Isa po, wala rin pong wifi. So, maganda po, meron kayong data para makapag internet po kayo habang nandiyan kayo sa loob. So, yan po yung beach resort, no? So, I forgot to take videos nung
Nandun po kami sa beach. Actually, nag-overnight po kami dyan. So, maganda po yung pag-stay namin dyan. So, yun po yung parking area niya. Parking space na sinasabi ko po kanina, no? Wala po ang magiging problema sa parking space. At pwede po rin po kayong pumasok sa loob. So, may papunta ng rooms. Kung may magamit po kayo, pwede kayong pumasok sa loob. Pinapayagan lang po naman. Basta lalabas lang po kayo ulit. So, pinayagan naman po ako. Nagpahala lang po ako. So, ayan po. Malabas na po kami. So, ito po ang Playa Beach Resort. Which is yung unang choice po namin. Yung nagpunta po kami rito. So, ayan na po. So, malabas na po kami dyan. At babalik na po tayo doon sa ating pinanggalingan. So, kung maalala niyo po, sa nag-explain po ko sa may map, meron po tayo iba pang beach resort dito, which is yung Balogo Beach Resorts. So, marami din pong beaches doon na pwede kayong pagpilihan. But again po, no, pinili namin na mag-stay dito sa Karanan kasi I never been here. So, my wife is living here but I never been to Karanan Beach Resort. So, going back, no, kaya na po kami. So, may mga biyahe naman dito, mga tricycle. I don't know how much po yung fare dito kung you will take a tricycle. Punta po doon. So, siguro naman, probably sa meta, baka mura lang naman. But sabi nga, because sa pandemic, baka medyo mahal ng konti ang sisingin nila sa inyo. So, sa amin naman po, fortunately, kasakyan naman po kami, kaya nakapapunta mo kami dito na maraming po sa lalaman sasakyan. So, nag-overnight po kami doon sa beach. So, wala pong problema sa parking, safe naman po. Kaya kinabukasan ko, wala pong nangyari sa sasakyan. So, I guess, napaka-safe po nangyari yan. Again, yung makita niyo po tayo, napakagandang mga views. Kasi province sa province, nakaka-relax. So, ito na po yung sinasabi ng mga dito, no? Magdaan niyo po yan. Ay, makita niyo po yan, magdaan niyo po yan, di pa kang naliligaw. Napatapos sa left side, di po rin po yan. As I can remember, Shell po yung di po nasa may left side po natin. Nadara-diretso lang po tayo at dadaanan po ulit natin yung sentro ng Pasakaw. Again, di po kayo maliligaw dahil dara-diretso lang po ang takbo natin. Never go left, never go right, but go forward. Straight lang po kayo. So, di kayo maliligaw. Kung natatakot, sorry, no? Kung medyo nagalangan kayo, you can ask. Sabi ko nga po, kayo may ang magtanong. Please ask. Katanong pong bagay, basta sabi nyo alam, tanong lang po. Para saan pa yung papapabilis. So, ayan po, diretso lang po tayo. No? Baka dali pong puntahan nito. Yung Pasakaw. Pasakaw is, again, is a summer capital po ng Camarines. I was so lucky na napangasama kong taga Bicol, which is living. Yung Pasakaw to, actually po, her origin is from Pasakaw po talaga siya. But nakuha po ko ng lupa niya sa may bandang Pamplona, which is very near po sa Pasakaw. So, luckily, every time na mag-decide po ako ng punta ng beach, malapit lang po talaga. So, friendly po naman ang tao dito sa may Pasakaw. No? So, huwag po kayong matakot na punta rito. So, na-prove po na po yan dahil matagal-tagal na rin yung nag-stay ako rito. Ako hindi po nag-stay talaga ito for long time kasi nagtatrabaho ako sa Manila. So, every time po, every 3 months, since po nagka-pandemic, every 3 months po ako umuwi just to be safe lang po. Para inisip ko po kasi yung shift na yung pamilya, uwi po ako ng uwi. So, yan po, no? Nakuwi po ulit ako. Yung nakita po kanina, no? So, may unang video, yung beach. Actually, hindi yung beach, no? Port po yun ng Pasakaw. Doon po nagdadak yung mga passenger ferry na mapupunta mong island dyan po sa Pasakaw. So, ito po again po yung sentro, no? So, ito na po yung sinasabi ko kanina, yung Balogo Beach Resorts. Going right po yan. Ano po ba yung ating landmark dyan? Yung gas, no? Gas station. So, gumana po kayo dyan, papunta na po yan ng Balogo Beach Resorts. So, hindi ka maliligaw yan. Diretso lang po yung din po dyan. So, nakita mo no, yung bago ka pumunta ng beach, ayun po yung bagong tayo na terminal ng mga jeepney. So, maganda po yung ginawa ng Mayor ng Pasakaw, maglagay po ng terminal ng jeepney. Ito po yung gate na yan, no? Naniningil po dyan ng 30 pesos para sa environment. So, kung pupunta po kayo ng beach, meron po yung nababantay, tatanungin po kayo saan po kayo pupunta. Pag sinanabi nyo po, ano kayo pupunta sa beach, singilin po kayo ng 30 pesos para sa environmental protection.
So okay lang naman po yun, 30 pesos. So tulong na rin po sa government dyan ng Pasakaw. And hoping na doon talaga napupunta. Well, we believe naman na doon talaga napupunta yan. So dire-diretso na po tayo. No? Itong way po na to, papunta na po to ng Tambo. Okay? So I will not go further po doon sa Tambo dahil andyan lang po ako sa may Pamplona. Ngayon po sa border ng Pasakaw. So again po, no? Thank you very much sa inyong panonood. So going forward po yan, makarating na po kayo dyan ng Tambo. Where na pag nasa crossing po kayo, either go kayo ng left o Mandila, going right to Naga. So hopefully po, makapasyon po kayo dito sa may Pasakaw area. Kung taga somewhere in Bicol man kayo, hopefully you can drop by po rito. May mga beaches po rito, marami kayo pagpipilihan. So hopefully po, next time, mapunta mo ko sa mga Tubig Tabang. I've never been here. I've never been there sa Tubig Tabang dito sa may bandang Camarines Sur. So even po sa Legazpi or sa Mayan Volcano, never been there pa po ako. So hopefully po, if I have time, I can visit po sa Mayan Volcano. I will share also how to get there. So ito na po, no? I am nearing po sa taposan ng aking video. So thank you very much po for watching. Hopefully po, you will continue to watch my channel. And hopefully po, mag-subscribe po kayo sa mga bagong pong dalaw sa aking channel. Thank you very much for watching and hopefully, I will see you soon po. Magandang araw po sa inyong lahat. Oh, pahabol po. Keep safe lang po. Keep safe. Thank you po. Maraming salamat po ulit sa inyo.